Egan na rin po mga ka-friends si Magdiwang ng Tubong dini po sa bayan ng General Luna, Quezon. At dahil nga po surprise ang selebrasyon ng kanilang nanay, ay dito po sila magaluto ng mga handa sa bahay ng kanyang anak. Ay napakababait naman po talaga nilang mga anak. At agawin po ang lahat mapasaya lang ang kanilang magulang. Kaya naman po kung sino mang makakapanood ng videong ito ay talaga naman pong mapapasana all na lang kayo. Ay talaga naman pong sa handaan ay hindi mawawala ang kalamay at suman. At dahil nga po ito'y nadikit sa pustiso ay makamatagal po itong maubos. Ay ako naman po ay nagabiro lang. Ay ari po talaga ay hindi nawawala sa handaan at ari po talaga ay makamasarap. Gaya nga po ng inasabi ko sa inyo, dito po sa aming probinsya, pag mayaman ka sa pakikisama ay talaga naman pong ikiatulungan. Kahit nga po yan ay mga abala sa pagbubukid ay talaga naman pong yan ay matigil, matulungan lang kayo sa pagluluto. Basta po bagay alasingin nyo lang sila pagkatapos. At habang nagaluto nga po sila dito ay kami naman po ay mapunta dun sa kabilang bahay ng anak. Ay medyo malayo-layo din po ari at ari po ay sa kabilang barangay pa. At dini nga po aganapin yung pagdiriwang ng pagtutubong. At tulong-tulong po talaga yung magkakapatid na babae sa pagdidekorasyon. Ay inatanong nga po ako kung sino daw sa kanila ang panganay. Ay nako po ay talaga namang ayaw kong sumagot at baka mali ang aking masagot. At inagawa na nga po ni Kagawad yung apagtubungan. Ay ari na nga po ang alagay na pangdisenyo dun sa ating agawing kubo. Ay sa totoo lang po kahit ako'y taga Quezon ay ngayon lang po talaga ako makakasaksi ng inatubungan. Dahil makamadalang po baya naman ang nagapatubong din eh. Dahil nga po ako'y tilili ay ako po'y nakikidalot-dot din at ako po baya naman ay gandang-ganda. Ay ari pong inagawa namin ari po yung alagay dun sa kubo ng apagtubungan. Ay ari pong sabon at pagkain na alagay ay ito po ay sa magtutubong lahat. Kaya naman po ako'y mag-aaral na rin magtubong at yanong dami po ng inapamigay. At dahil nga po ako'y tilili, ako po'y nakikisabit na rin. Ang sinabit po namin dyan ay mga damit, pagkain, tsaka po ay mga sabon. At hindi rin po mawawala isabit ang inumin. At may kasama din po yung isang ulo ng lechon. Kaya naman po talaga'y ako'y mag-aaral na magtubong. Ay talaga naman pong ramdam na ramdam mo rin ang pagmamahal ng mga apo sa kanilang lola. At lahat nga po ng pagkain ay dinala na po din eh sa apagtubungan. Ay nako po ay mukha talagang magalasingan at yanong dami ng inumin. Nako ay tuwang-tuwa na naman ang mga magiinom na rin. At samahan pa ng dalawang malalaking lechon ay nako po, tuduhan na ari mamaya. Nung makita ko nga po yung lechon ay parang gusto ko na rin magpangot. At dumating na nga po ang my birthday na walang kaalam-alam sa mga pangyayari. Ay talaga naman pong iyak na iyak si nanay ay sino po baga naman ang hindi maiiyak sa ganaring sorpresa. Kala daw po nila sila ay magasimbalaan ngayon. At ayan na nga po, binihisa na si nanay ng gown ng kanyang anak. Ay si nanay po muna ngayon ay si Cinderella at birthday naman po niya ay ating apagbigyan. Ay ang sabi nga po ni nanay, napakasisinungaling daw ng kanyang mga anak at naitago daw po ang ganaring sorpresa. At habang inaayusan nga po ang may birthday ay sila po muna ay nagpamerienda sa mga bisita. At dahil nga po na andyan na ang magtutubong ay atago na po si nanay sa kwarto. Yan naman po ay apuntahan din ng magtutubong tapos po pag siya'y nakita na dyan ay di siya po ay apalabasin na. At ganyan nga po ang kanta habang si nanay ay nakatago sa kwarto. At pagkatapos nga po nilang kantahan ng mahigit kalahating oras si nanay ay sila naman po ay palapit ng palapit sa kwarto. At kanta pa rin po sila ng kanta habang papalapit po kung saan tinago si nanay. Makangayon lang po talaga ako nakasaksi kung paano ang magtubong. Medyo mahaba po talaga ang kanilang inaawit. Daming bulat yan ang isis. At ayan na nga po, nakita na nila si nanay sa kanyang pinagtaguan. Akala ko nga po dati ang inatubong pag tinago a papuntahin sa kalaan dun a pagtaguin ay hindi po pala gayon. Dahil nga po nakita na si nanay ay alagay na po siya dun sa kanyang kubo. Ang tubong po ay parang kinasal din po pala, meron din po siyang abay. Pero ang abay lang po din ay dalawang piraso, hindi po kagaya ng kasal na marami. At asamahan na din si nanay ng kanyang katipan ay iste, asawa pala. At habang daladala po ng magtutubong ang korona ay inasayaw niya po ito bago ipatong sa ulo ni nanay. Sila pong mga magtutubong, yan po ay mga panata din nila. At dahil nga po nakakwentuhan ko yung isang magtutubong, siya daw po ay kaya nagtubong, gusto daw po niyang magkaanak. At sa awa nga po ng Diyos ay siya po ay nakapitong anak pa. Yung iba naman po ang kahilingan nila yung humaba ang kanilang buhay at huwag magkasakit. At nilagay na nga po yung corona kay nanay.
at naglagay din po ng pinggan sa may paa niya. Kaya po sila ay nagapatubong. Yan po ay kumbaga ay pasasalamat nila at wala po silang mga sakit. Umaba pa po ang kanilang buhay at masagana ang kanilang mga pamumuhay. At nagapasalamat din po sila dahil nga po yung kanilang mga magulang ay umabot ng ganyang katagal na edad. Ang tubong po talaga ay nagsimula sa bayan ng Marinduque. Palibasa nga po malapit dito ang Marinduque ay di nadala po dito at alipat na po yung corona sa kanyang abay. Ay kaya po pala lahat ng aranya ay abigay sa magtutubong ay napakahaba naman po talaga ng kanta. Dahil natagal po talaga siya ng 2 oras mahigit. Kaya po talaga ito'y masasabi kong isang panata din. At pag nga po kinuha na yung corona sa abay, ibig sabihin po niyan ay tapos na ang pagtutubong. Dahil nga po tapos na ang pagtutubong, abay syempre picture-picture na yan. At pagkatapos nga po ng pagtutubong, abay may kasunod na naman pong panibagong sorpresa. Nagpa-surprise naman po niyan ay yung anak niyang nasa ibang bansa. Ay ang sabi nga po niya sa kanyang message sa kanyang nanay ay kung meron nga daw po siyang kagaya ng pintuan ni Doraemon ay lagi daw po siyang mauwi kada labas ng kanyang trabaho para lagi daw po silang nakakasama. Ay din po talaga ako nahanga sa mag-asawang arena kahit po baga ay matanda na ay talaga namang napakatamis pa rin ng pagmamahalan. Ay nako, medyo madami-dami din pong asukal at kape ang mabibili din sa 10,000 bouquet na binigay po ng kanyang anak. At kahit nga po sila talaga ay may mga sinabi sa buhay ay talaga naman pong napakasimple lang nilang mamuhay. Ang sabi nga po sa akin ni Nanay Ilo, hindi naman daw po sila mayaman pero napakayaman daw po nila sa pakikisama. At makikita nyo din po talaga sa kanila na napakatamis ng kanilang pagmamahalan. Ay makabihira po ba yan naman ang naghahalikan lalo na po ay pag matatanda na ay nako ay asabihin bagay kaartihan laang yan. Pero po sila ay parang mga teenager laang ay nako ay gayon sana. Ay naari na nga po ang kanilang mga anak at saka po ay mga manugang. Talaga namang lumipas man ang panahon ay mga pugit magaganda pa rin. Gayon! At kung napakaswerte nga po nila sa magulang ay talaga din naman pong napakaswerte din nila sa kanilang mga anak. Ang sabi nga po nila, wala po talagang perpektong pamilya dahil tayo po ay nadaan din sa matinding pagsubok, kagaya po ng hindi pagkakaintindihan at samaan ng loob. Pero sa huli po, tayo pa rin ang magtutulungan. At inaputi na nga po ang mga arangya na mga magtutubong. Ay sila po ay hati-hati dyan sa kanilang mga makukuha. Ay ang sabi po nila, maganda daw po sa paghahalaman itong bulaklak ng niyog, kaya po ako'y talaga'y nakikuha din. Dahil ako nga po ay makamahilig magtanim ng mga gulay. Ay ari po talaga ang masarap din eh, ang kainan. At dahil nga po napakasasarap na mga pagkaing handa ay naku po ay mapapalaki na naman ang kain natin na rin. Dahan-dahan laan po tayo sa pagkain dahil napakainit po ng panahon ay mainom po kayo ng maraming tubig. Ay tubig po ang inyong ainumin, hindi po alak at talaga naman pong yun ay nakakalasing. Ay talaga naman pong napakasisipag ng ating mga nanunulungan. Ay naku po at naari na nga at nakita ko ang malaki ang subo. Nagpakatago-tago na nga po ay nakita pa rin talaga. At dahil nga po hindi na uubos ang pa-surprise kay nanay, abay naari na naman si nanay at nagahugot ng pera ay talaga naman pong mapapasana ol ka na laang talaga. Ayaan po ay nagkakahalaga ng 8,000. Aba ay talaga naman pong napakarami ng pera ni nanay. At talaga namang si Ate Cecil ay may pag-grocery din. Ay talaga namang hindi mababawasan ang pera at meron ng mga grocery. Kasi nanay ay ano, kumbaga yung representative ng barangay niya ba? Bilang isang wonder nanay. At talaga naman siya yung wonder nanay. Kaya nakaranas kaming tumira sa Bansulay na ang bubong ay dahon ng pakil. Madalas marag aming tawaging hampas lupa at patay gutom. Pero bilang isang ina, babaeng matatag, malakas at matapang, humarap sa hamon ng buhay, hindi ako nagpatinag. Ang aking pamilya, sipag, tiyaga, diskarte at pusong mapagmahal ang aking naging sandata para makaahon sa hirap ng buhay. Binuhay namin ang 8 naming anak sa pamamagitan ng pagbubukid at pagtatanim ng iba't ibang halaman. Ay talaga naman pong pati uhog ko ay labas sa kaiiyak. Ay talaga naman pong nakakaiyak ang kanilang mga mensahe. At kahit nga po gusto kong iparinig sa inyong lahat ang kanilang mga mensahe, ay naku po ay talaga namang hindi akayanin ang ating vlog at napakahaba na. At kaya naman po sa mga hindi napasama sa aking vlog ay naku po ay talaga namang pasensya at napakahaba na nitong ating vlog. At kahit nga po ikaw ay barako ay talaga naman pong mapapaiyak ka sa mga mensahe nila. At
yung mga inabitawan po talaga nilang mga mensahe ay talaga naman pong nakakabagbag damdamin. Ay ang sabi nga po, pagkatapos ng hirap ay mayroong ligaya. Kaya naman po Nanay Ilo at Tatay Abi ay talaga naman pong deserve ninyo ang maging masaya. Ay ako po talaga ay taus-pusong nagapasalamat sa inyong pamilya. Dahil po ako ay naging bahagi sa masayang pagdiriwang na ito. Mga ka-friendsy, thank you for watching!